Hi guys, it's me Henry Amontos once again and welcome back to my channel. At for today's vlog ay pag-usapan ko natin kung ano-ano ang mga companies dito sa Taiwan na nag-o-offer ng no placement pay at ganun na rin po yung mga agency sa Pinas para madali din po silang mag-usapan. So, please watch this. Adventures. Ito yung tunay na adventure, guys. Moto vlog. Guys, dito na po kami sa Chupay train station at sasakay po kami ng train papunta. Travel. Nandito na po kami sa aming first destination ng Taichung Tower. And Moto vlog. Kahit anong posisyon, kaya niya. Huh? This is Amos TV. Subscribe! So ngayon guys, ay pag-usapan po natin kung ano-ano ang mga companies dito sa Taiwan na nag-o-offer ng no placement pay. Kasi sa nakaraang mga video ko po ay marami pong nagtatanong sa akin kung ano-ano ang kung anong agency ko, kung anong company ko. So may nagtanong po doon guys na kung ano daw ang agency ko na walang placement fee. So hindi po sa agency yung no placement fee kasi yung agency ay marami po silang mga hawak na company dito sa Taiwan at may mga company na may placement fee at meron ding no placement fee. So depende po sa company kung mag-o-offer sila ng no placement fee kasi ang company po ang nagbabayad mo ng placement fee sa kanila. So ito po siya guys ang mga list ko na sinesearch ko lang din para share ko sa inyo ang mga pangalan ng mga companies dito sa Taiwan. So ito na po siya. Number 1 is walang power power po sa company po namin ay yung chip bank. So, dati kasi ang chip ban po kasi guys ay nagbabayad po kami ng placement fee dati. So ang placement fee ay nagkakahalaga ng kung magkano yung salary mo dito sa Taiwan, basic salary. Halimbawa is basic salary ng Taiwan sa ngayon ay nasa 24,000 New Taiwan Dollar. So equivalent yan sa kung sa Pinas ay nasa I think nasa 40,000 pesos. So basic salary po yan guys. So yan po ang magiging placement fee nyo sa agency nyo sa Pinas. So pag nagbabayad po ng placement fee ay hindi pa kasali dun yung mga requirements nyo, yung sa medical, mas malalaki yan po kayo dun sa medical kasi dalawang beses nagme-medical, may phase 1 at saka may phase 2. At mayroon pang ibang-ibang mga requirements. So sa next video naman ay i-share ko sa inyo kung ano-ano ang mga requirements na inyong kukunin para makapag-apply po kayo sa Taiwan. So i-share ko rin po kung paano kayo mag-apply dito sa Taiwan. So abangan nyo sa next video ko. So ito na po siya guys ang mga companies dito sa Taiwan na nag-offer ng no placement fee. At ang number 2 ko dito sa aking listahan ay ang PTI or ang PowerTech Incorporated. At ang number 3 naman dito sa aking listahan ay ang KYEC. Ang KYEC ay nandito po sa Hsinchu at mayroon din po sila sa Chunan yata dalawang tapos pwede niyo po silang applyan doon sa iQuest. Ang iQuest ay dyan din po yung agency namin, Chipban Technology, ang company namin Chipban. So dyan din po kami nag-apply sa iQuest. Ang number 4 ko naman dito sa aking listahan ay ang Amcor.
Ang number 5 po naman dito ay ang UMC or Unimicron. Ang number 6 po naman dito guys ay ang Chipmos. So yung Chipmos at saka PTI ay parehas lang yung kanilang agency na GS Contractor. At ang number 7 ko na naman dito guys sa aking lista ay ang ASI. So ang ASI ay ang kanilang agency ay ang Everbiz at Philsino Manpower. So ito po ang kanilang description sa kanilang agency. Ang number 8 ko naman ay ang Greytech Electronic. So, ang number 9 ko naman ay ang Inventec Corporation. So, pwede nyo siyang applyan sa may Milacom Global Services. At ang number 10 ko naman sa aking lista ay ang AOO. So, pwede nyo pong applyan ang kanilang agency sa may MIP International. Ang number 11 ko naman dito sa aking listahan ay ang SPIL or SPIL. Ang number 12 ko naman dito sa aking listahan ay ang Pegatron. Ang Pegatron dito sa Taiwan guys ay maganda siyang company sa visa aking nalalaman at sa mga sabi-sabi kasi kaganda na sa kanila ay tuwing may year-end party malaki na yung mga parapol ng kanilang company at talagang nanalo yung ano yung mga Pinoy dyan, so may nanalo daw yung mga sasakyan tsaka libro-libro, so maganda siya guys, pero hindi ko alam kung ang kanilang pasahod ay ganoon din kaganda. So number 13 ko naman guys ay ang Yagyo. So itong lahat ng mga ano guys ay ang mga sinesearch ko lang ha, saka anong mga agency na pwedeng applyan na no placement fee. Hindi ko masyado kabisado itong Yagyo mata. Hindi ko masyadong kabisado yung company nila guys, pero nakita ko lang na no placement fee siya, so pwede nyo po siyang puntahan sa may Milacom Global Services. At ang number 14 ko naman dito sa aking listahan guys ay ang Nubutong Technology Corporation. Mapupuntahan nyo po sila sa GS Contractor. So, GS din siya guys, katulad ng PTI at saka yung Chipmos. At dati din po, yung company namin ay meron din po kami sa GS Contractor. Pero sa ngayon, sa pagkakaalam ko ay wala na raw sila sa GS. Hindi sure guys, kasi yun lang ang sabi. Dati ang ano namin, company namin na Chipban ay IQS at saka yung GS Contractor. So, ang last ko po dito sa aking listahan guys ay ang Syntec Incorporated. So, itong Syntec ay mapupuntahan nyo po yung kanilang agency sa may iQuest din. So, tulad ng company namin ay sa iQuest din. So,
Yan lang po guys ang aking na-search, aking stand. So marami pa po yung mga company dito sa Taiwan na nag-o-offer ng no placement fee. So sa ngayon ay yan lang po yung mapapakita ko sa inyo. At kung pwede ay kung gusto niyo po pang maghanap ng ibang magagandang company ay pwede po kayong mag-search sa Google or sa mga Facebook, sa mga agency, kasi yung mga agency sa Pinas ay marami din gusto lang hawak ng mga companies dito sa Taiwan na nag-offer ng no placement fee. So yung mga nauna guys ay yan po yung sa tingin ko yung mga magagandang magpasaw dito, itong limang ito, Chipman, PCI, KYEC, M4S, yung UMC. So yan kasi guys ay talagang alam ko na maganda yung mga nila, pasahod nila. Pero itong ibang mga kampanya ay hindi ko po alam kung maganda rin yung mga pasahod nila sa ngayon. Kasi itong mga limang to ay ang mga product pa namin ay pare-parehas. Ang product pa namin ay semiconductor or integrated circuit, or ang finished product ay IC or integrated circuit. So ang gawa po namin ay pare-parehas at hawak po kami ng malaking company na malaking company sa buong mundo, ang Apple. Kaya po ito po siya ang mga company na nag-o-offer ng no placement fee. So yun lang guys, at kita-kits tayo sa next video ko po kung paano mag-apply dito sa Taiwan at kung ano-ano ang mga requirements na kailanganin kung mag-apply dito sa Taiwan. So see you sa next video guys. Thank you sa inyong panonood, at kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel ay huwag kalimutang i-like at pindutin ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para maging updated ka sa aking mga latest video na aking upload. Thank you and God bless. At ako na naman po ulit, si Henry Amontos, na nagsasabing, amo man ang pangalan ko, pero ikaw ang boss ko.